Bawat piraso ng ebidensya ay saksi sa mga pangyayari sa likod ng isang krimen. Sa tulong ng siyensya, ito ay pagtatagpi-tagpiin upang mabuo ang katotohanan at makamita ang katarungan. Ako si Gas Abelgas. Ito ang forensics, ang siyensya sa likod ng investigasyon. Sa panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan, mananaig ang kapatawaran at hustisya. Balikan natin ang kwento ng maginang John Aldrin at Edna Macaraeg na nagmahal pero sinuklian ng brutal na pagpaslang. Sa uli, pagmamahal din ng pamilya ang naging daan upang ipaglaban ang katarungan para sa kanilang magina. Pasado alas 2 ng hapon noong 24 ng Oktubre 2011, isang nakagigimbal na insidente ang gumulat sa mga residente ng CP Garcia Street, Barangay UP Campus, Diliman, Quezon City. Unang dinatnaan ng masamang balita ang 29 anyos na si Mary Ann Macaraeg. Habang ako po'y nagluluto, mabilis na tumatakbo yung nanay ko papunta sa tindahan ko. Nakita ko po siya, natatakot siya na balisa na ano. Pagbalita niya sa akin na, Beng! Puntahan mo nga yung ate mo sa bahay. Parang patay na. Parang nangilabot ako na ano. Dali-dali raw na nagtungo si Mary Ann sa tinutuluyan ng nakatatandang kapatid na si Edna at ang anak nito na si John Aldrin upang kumpirmahin ang masamang balita. Agad-agad akong pumara ng taxi papunta dito sa bahay. Nakarating sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ang insidente. Si Police Master Sergeant Alvin Kisumbing ang tumutok noon na mag-imbestiga sa nangyaring krimen. Nakatanggap kami ng tawag hapon ng October 24 mula sa Police Station 9. May natagpo ang patay na bata sa CP Garcia, Barangay UP Campus. Well, po, pagdating po namin doon, kinordonan na po agad yung crime scene. At doon po, natanaw namin sa loob ng kwarto na isang bangkay ng bata na kinilala namin bilang John Aldrin Macaraeg. Pagkakita ko dito, hinarang ako ng mga pulis. Dahil baka bawal po daw nung nagpakilala ako na kapatid ako ni Edna, saka po nila ako pinapasok. Pagpasok ni Mary Ann sa loob ng bahay ng kapatid, nakapanlulumong tampo ang kanyang dinatnan. Nakita ko po na nakatingbuang na sa kama yung pamangkin kong tad-tad ng saksak. Labis-labis ang sakit na naramdaman ni Mary Ann sa sinapit ng kanyang pamangkin na si John Aldrin Macaraeg. Agad naman dumating ang grupo ng QCPD Scene Crime Operation para iproseso ang crime scene. Bali, pagpasok namin doon, ang una namin nadatnan na bangkay ng bata na si John Aldrin Macaraeg. At ayon doon sa mga kapitbahay at mga kapatid na yung nanay daw ng batang natagpuan namin patay, natuon sa isang bagay ang atensyon ni Mary Ann.
Ito ay ang aparador na nasa loob ng mismong kwarto ng kapatid. Sa pagbukas po namin ng aparador, doon po namin siya natagpuan na wala ng buhay. Sinundan pa namin yung amoy na may kakaibang amoy pa din. At ito ay tumutungo doon sa aparador. Ngayon, nung pagbukas namin ng aparador, doon tumambad sa amin yung katawan ni Edna Makaraeg. Lumalabas na stab wound to abdomen ang ikinasawi ni Edna. Ang tama niya ay sa abdomen. Which is, isa lang ang stab wound niya, pero fatal. Ang possible na mga organs na pwedeng tamaan sa abdomen ay liver, kidneys, yung spleen, pancreas, intestines. Lahat yun, pag tinamaan at walang intermediate na intervention, mamamatay talaga yung tao. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng 7 anyos na si John Aldrin na blunt traumatic injuries to the head and stab wound to the thorax ang ikinasawi. From head, may nakita kong fractures, which is temporal region, left and right temporal region, sa parietal region and occipital region. So lahat ng areas ng skull ay may fractures. And then sa thorax, meron din po akong nakitang stab wound. Isang stab wound po. Pupwedeng inuntog, pupwedeng pinalo. Ang force is matindi para halos lahat ng region ng skull niya is na-fracture. Yung klase ng fracture, pwedeng paulit-ulit yun na inuntog dahil nga hindi lang iisang parte ng skull ang na-fracture. Lumabas sa testimonya ng mga boarders ang bida sa kasong ito. Tinukoy nila ang isang lito o mas kilala sa alias na Jugno. Ang trabaho niya, jeepney driver. Wala po siyang ano dito, pamilya. Di raw lubos na kilala ni Mary Ann ang pagkatao ni Jugno. Pero sa di inaasahan, nahulog daw ang loob ni Edna kay Jugno. Maayos ang naging takbo ng relasyon ni na Edna at Jugno noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Oo, yan ang gamit mo! Pero magbabago pala ang lahat. Ang inaasahang magiging katuwang sa buhay, magsisilbi palang kalbaryo. Lagi nang mowing lasing. Tapos parang minsan na ano ng ate ko, parang meron silang sekretong hindi nalalaman ng ate ko doon sa barkada niya. Sa pinagbabawal yata na ano, na gamot. Bago matuklasan ang bangkay ng mag-ina, nagkaroon daw ng mainitang pagtatalo sina Edna at Jugno. Si Lito bumiyahe. Pag-uwi lasing, may dala ng bote ng gin. De, syempre, itong ate ko nagalit. Bumiyahi ka, wala ka naman kita. Tapos lasing ka pa. Doon parang nag-ano yung ate ko. Kung ganyan ka ng ganyan, umalis ka na dito. Sa bugso ng damdamin ni Edna, nagpasiraw ito na tapusin na ang relasyon kay Jugno. Dala ng ate ko yung damit niya, dinala doon sa jeep. Kasi nasa labas sila noon eh. Doon. Pagka ano, parang napahiya si Lito doon sa kainuman niya. Hindi, nakapagbitaw si Lito ng manda ka sa akin, mamaya papatayin kita. Wala naman kaming naging iba pang person of interest dito bukod kay Lito. Nung tumakas na siya at umalis na siya na naging kaduda-duda nga sa amin, siya na yung tinuring naming person of interest doon sa pagkamatay ng mag-inang si Edna at si John Aldrin Makaraeg. Kumbinsido ang mga otoridad na si Jugno nga ang pangunahing salarin. Matibay raw ang mga testimonyang nakalap nila mula sa mga testigo at kaanak. Bukod pa dyan, hindi na rin mahagilap si Jugno matapos ang pangyayari.
Ayun yung isa sa naging matibay na basihan namin. Bali yung pag-alis ni Lito mula dun sa tinitira nilang bahay. Ayun yung isa pa sa nagbigay sa amin ng tinala na yung pag-alis niya ay naging mas kaduda-duda pa sa amin. Dahil dito, sinampahan ng kasong 2 counts of murder si Lito o Alas Jugno. Isang warrant of arrest din ang inilabas laban sa kanya ni Presiding Judge Rosalyn Rabara Tria ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 94. Apat na taon ang lumipas. Isang lead ang natanggap sa posibleng pinagtataguan ng suspek. November 17, 2015, nadakip ng mga otoridad si Jugno sa Barangay Sudman, San Francisco, Southern Leyte. Self-defense ang naging depensa ni Jugno. Gayunpaman, ang kanyang pag-amin at iba pang nakalap na ebidensya ang naging basehan ng korte para ibaba sa kanya ang hatol na guilty noong May 12, 2017. Sa kasalukuyan, binubuno ni Jugno ang kanyang sentensya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Walang pagsidlan ng katuwaan si Mary Ann sa nakamit na katarungan para sa kapatid na si Edna at sa pamangkin na si John Aldrin. Sa ate ko, sa pamangkin ko, hindi man namin kayo napagtanggol nung pinatay kayo. Sa ngayon, alam kong masaya ka na dahil nabigyan ko ng katarungan yung pagpatay sa'yo, sa anak mo. Selos ang nagtulak sa malagim na sinapit ng isang dalagita sa kamay ng kanyang textmate. Mahaba mang panahon bago nakamit ang hustisya, sinuklian pa rin ito ng pamilya ng pagpapatawad para sa kapayapaan ng pumanaw na anak. Si Marinel Raimundo, 13 taong gulang at panganay sa 3 anak ni Naginang Dolores Raimundo. Mami, alis na po ako ah. Nagpaalam lamang sa ina noong hapon ng Hunyo 5 taong 2004, pero hindi na muling nakabalik sa kanilang tahanan. Eh, hindi mo naman may isip na hindi na siya babalik eh, noong time na yun eh. So kung ano siguro, di sana hindi ko nalang pinayagan. Ayon kay Aling Dolores, hindi pala barkada ang kanyang anak na si Manel. Yung bata niyan, tahimik. Pero nakikilig din siya makipaglaro sa mga pinsan niya. Tsaka ano lang yan nun eh, bahay, eskwela, ganun. Masipag din daw ito sa pag-aaral. At nang magtapos ito sa elementary, niregaluhan daw nila si Manel ng cellphone. Para kasi ang nangyari lang naman kaya siya nagka-cellphone, may honor siya nung graduate siya. So yun ang naging katuwaan ng ama, na natuwa siya, binigyan niya ng cellphone yung bata. Malaking bagay din naman daw ang cellphone, lalo at nasa first year high school na si Manel noon. Kasi nga sa malayo siya mag-aaral, may communication kami na Omi o Daddy, uwi na ako, ganyan, nasa school na ako, yung mga ganun sana. Eh, yun naman ang naging purpose nung time na yun, yung cellphone na yun. Pero ngayong hindi na nila ito makontak sa cellphone, palaisipan na sa pamilya kung nasaan na si Manel. Hanggang sa may time na nag-aanohan na kami kung sinong pwede naming tapitan. Si Police Colonel Warren Tolito ang nuuya
naatasang mag-imbestiga sa pagkawala ng dalagitang si Manel. Naalala ko eh, gabi ng 23, June 23, nung dumating sina Gas doon sa Cubao Police Station, tapos may mga kasama siya, si Noel saka si Marie Raimondo, na naghahanap ng kanilang mga ng anak nila way back weeks before pa na hindi na dumarating. Base sa natanggap na impormasyon ng mga otoridad mula kinaginang Raimondo, naging kaduda-duda na raw ang mga text ni Manel. Yung anak na ni Noel, na at the time na humihingi yung anak niya ng tulong, nagsabi na si Noel na ipapapulis ko yan. After that, medyo nawala na yung, nag-iba na yung text ng kanilang anak doon sa cellphone. May nagtitext pa rin na nanay, mommy, yun nga lang, alam ni Marie yung context ng kwan eh, kung paano mag-text yung kanyang anak. So nahalata nila doon. Nakaisip ng paraan ng pamilya para ma-corner ang taong gumagamit ng numero ni Manel. They were able to negotiate through Louie na nag-act na bata. Yun yung ginamitan nila ng panibagong text mate na nagkunwaring bata. At yung number ni Manel yung tinextan. Akala niya parang bata rin na madaling maloko siguro. Dahil 15 years old ang banggit sa pangalan. At dito nga ay lumutang ang pangalang Eman. Nagsusumbong yung kanilang anak na may boyfriend siyang Eman. Bago nag-iba yung text na yan, yung Eman ang boyfriend niya nakasama na nagsabi na nahirapan siya. So from there, pinag-usapan namin, sabi na tuloy-tuloy natin, engage natin na magkita kayo dito sa kwan, sa may drugstore, dyan sa may Aurora Boulevard, sa EDSA. Matapos ang ilang araw na palitan ng text sa sinasabing Eman, ikinasa ang operasyon. Nung talagang na-confirm na siya nga talaga yung nagpakilalang si Eman at lumapit yung tatay, hinawakan siya, hindi tinulungan na ng mga kasama natin, mga pulis. At noon ngang 23 ng Hunyo taong 2004, dinakip ng mga otoridad si Michael na may alias na Eman. Wala kaming alam na Eman, tapos naghahalungkat na kami kung saan yung may mga sinusulat siya na mga phone number, pangalan. May Eman nga doon. Tapos hindi namin alam. Siyempre, yung pala yung Eman, Michael palang tunay niyang pangalan. So hindi namin inisip na magkaiba yung, na pareho pala yung taong yun. Base sa naunang salaysay sa otoridad ng 28 taong gulang na si Michael o alias Eman, a 5 ng Hunyo taong 2004, nagkita raw sila ni Manel Raimondo at isinama nito ang dalagita sa kanilang bahay. Alam mo na ba ako niloloko? Pero may na-discover raw si Eman na text sa cellphone ni Manel. So, nung nakita niyang may nag-text na happy 7th anniversary sa kanya, ayun na, nagwala na siya doon. Sakay mo! Ibigan! Ha? Sa labis na selos, ikinulong niya ang dalagita sa isang steel cabinet at tinakpan ang mga siwang sa daanan ng hangin. Nang hina siguro talaga si Manel doon dahil hindi na niya pinapakain eh. Isang araw niyang itinaob, 11, June 11 ng gabi hanggang 12 ng gabi na tinaob niya talaga si Manel doon. Tapos hirap na hirap siyang huminga. So talagang nawala ng malay, pero buhay pala siya noon.
nang inakala ni Emma na patay na si Manela. Itinapon daw nito sa creek ang mismong steel cabinet kung saan nakasilid si Manela. During that time, ang lakas ng ulan noon nung gabi ng 12. Kaya very timely rin eh. Nung pagtapon niya kay Manel doon, talagang nag-overflowing yung water dyan. So, natangay ng tubig. And eventually, natagpuan sa may Broadway. May creek doon, boundary ng Station 7 ng Quezon City at San Juan. Ayon sa autopsy report na isinumiti ng medical legal ni si Dr. Adel Marquez, na binigyang interpretasyon ni Dr. Angeli Alejandre ng PNP Forensic Group Medical Legal Division, ang direktang ikinasabi nito ay asphyxia by drowning o pagkalunod. Nung dinala yung steel cabinet dun sa kung saan siya natagpuan, is baka buhay pa, posibleng buhay pa po yung alleged victim. No? Kaya nakahigo pa po siya ng tubig. No? Kaya siguro sa autopsy, baka may nakita na mabigat yung mga lungs niya, no, or congested yung kanyang trachea, yung daanan ng hangin, no, which are signs po na nalunod po yung alleged victim, no. So posible na hindi naman 100% sealed yung steel cabinet eh. Not enough na masuffocate siya doon. Kaya most probably buhay pa po yung victim nung napunta po sa tubig yung steel cabinet. Kaya probably yun po yung sign out po as cause of death ng victim. Sinampahan si Michael alias Emma ng kasong murder sa RTC Branch 219 ng Quezon City. Matapos ang 13 taong paglilitis sa kaso, si Emma ay hinatulan ng guilty ni Judge Mitochiela Manzanero Casino noong ika-6 ng Marso 2017. Sa kasalukuyan, binubuno ni Eman ang habang buhay na pagkabilanggo sa New Bilibid Prison. Habang tuloy ang buhay para sa pamilya Raymundo, nais pa rin nilang gunitain ang masasayang alaala ni Manel. Sa kabila ng lahat, napatawad na raw ni Aling Dolores si Eman. Kailangan ko rin patawarin para magkaroon ng katahimikan siguro yung anak ko. Sana nga, kung makakalaya siya o mabibigyan pa siya ng parol, bagong buhay na talaga siya. Pag-ibig na makasarili at mapanganib ang inialay ni Pilek sa nobyang si Casey. Sa kabila ng sakripisyong pinagdaanan ng pamilya, mas pinili pa rin nila ang magpatawad. Si Catherine Zuzi Alcantara o Casey, panganay ng pamilya Alcantara. Isang huwarang kapatid para kay Karen. Grabe din kami kasi talaga mag-bonding. May mga times na lumalabas kami, kakain, kami dalawa lang. Ang maganda sa amin, yung barkada niya, barkada ko rin. Tapos yung mga kaibigan ko, kaibigan din ang ate ko.
wala rin silang inililihim sa isa't isa, maging ito man ay usapang pag-ibig. Katulad na lamang ni Frederica o mas kilala sa kanyang palayo ng Pilek. Hello, hi. Hello, hi. Taga Pilek dito ka? Hmm? Pilek. Ah, Pilek. Nagkakilala sila dahil dun sa best friend ni ate. Bali, si ate that time, lagi siyang nagpupunta doon. Tapos may times naman na si Ate JM yung nagpupunta dito, ganyan. Tapos nakita sila na ano, parang syempre tambay-tambay, ganyan. April 2005, formal nang pumasok sa isang relasyon na sina Casey at Pilek. May mga times din na si ate hindi na din halos umuuwi ng bahay. Madalas na rin siyang doon na lang nag-i-stay. Saksi si Karen sa maayos na pagtrato ni Pilek sa kanyang ate na si Casey. Hindi naman niya binagbabawalan si ate. Kung halimbawa si ate, paalam na lalabas, ganyan, makikipag-inuman sa mga kaibigan, hindi niya pinagbabawalan. May mga times na kasama siya, pero mas madalas yung hindi siya kasama. Sino mga kinakausap mo? Wala naman akong ginagawang masama. Ano ka ba? Naprotektahan lang mang kita eh. Pero tila higit raw ang naramdamang emosyon ni Pilek. Ang binata naging labis na seloso. Ano? Anong iniisip mo? Bakit? Dito na raw nagsimula ang on and off na relasyon ng dalawa. Talaga hindi mo sila talayuan? Sino ba yun? Yung mga kaibigan ko? Labas na kanila palayo sa kanila, di ba? Lagi! Lagi mo ko pinapalayo sa kanila. Sinusunod naman kita! Siya, pinaprotekta lang naman kita, di ba? Alam mo, nakakasawa ka na. Nakakasawa yung ganyan. Paulit-ulit ka. Ayoko na. Pwede ba? Ayoko na. Tigilan natin to. Ayoko na. Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo. Ayoko na. There are times pa na si Pilek nakaluhod, nagmamakaawa sa kapatid ko na huwag makipaghiwalay. Mau iwan! Ayoko na! Tumayo ka! Huwag kang umawak sa akin! Mau iwan, Casey! Tama na! Kung kaya mawala ka sa akin, Casey! Tama na, please! Ngayon pa lang tapos na! Ayoko na! Nababagod na ako! Please, tumayo ka! Ayoko na ng ganito! Tama na, please! Mau iwan, Casey! Huwag mo na akong hawakan! Mag-iwalay na nga tayo, sabi ko, di ba? Mas naging komplikado ang sitwasyon ng magkasintahan na mag-umpisa ng saktan ni Pilek ang kanyang sarili. Di raw naging madali na nahiwalayan ni Casey si Pilek. Pero kampante raw si Karen na hindi kaya ni Pilek na pagbuhatan ng kamay ang kanyang ate. Subalit, iba ang naging kutob noon ng kanilang ina. Pero that time po, ang mama ko ang nagkaroon na ng kutob. Nung nakita niya one time na naghampas ng bote sa ulo, doon na siya natakot. Ah! Hindi ko kayang iwan mo ako, Casey. Hindi ko kaya, Casey. Doon nag-isip si mama, sabi niya, anak, baka sa susunod, ikaw na yung sasaktan niya. Ayoko na, please! Tama na to! Di raw naging madali na mahiwalayan ni Casey si Pilek. Noong 23 ng Nobyembre taong 2005, muli nagkita sa isang reselebrasyon ang dalawa. Walang kamalay-malay si Casey na isa pala itong patibong ng dating nobyo. Okay, kaya akong lumalis. Baka, saka lang, kasi lalik mo na ako. Iwan mo lang yung cellphone mo rito para siguradong babalik ka muna. Ba't hila ako tayo? Para bumalik ka. Okay. Alam niyo po ba si Casey? Kinabukasan, bandang hapon sa tahanan ng mga Alcantara.
Nandito si Felix, hinahanap niya yung kapatid ko. Sabi niya, KP, asan ate mo? Alam mo ba kung nasan? Ganyan. Sabi ko, hindi. Kasi alam ko, kagabi lang, magkakainuman sila ni Lanil. After noon, umuwi ng madaling araw, sabi ng daddy, nagpalit lang daw ng damit, tapos umalis na ulit. Hindi mo ba alam kung saan nagpunta? Ganyan. Tinatanong niya rin ako, tinitignan niya kung may idea kami kung nasan yung kapatid ko. Mag-aga yun man, naghintay na lamang daw ang pamilya Alcantara sa pag-uwi ni Casey. Pero hindi na nga ito dumating pa. Naghintay po kami buong maghapon hanggang gabi. Wala pong umuwi. Tapos kinabukasan, November 26, ang sabi ng daddy, ipapa-blatter na nga lang daw. Idineklara ng missing person ang 17-anyos na si Catherine Zusi Alcantara. Si Police Lieutenant Colonel Ronilo Masarap ng Taytay Police ang nuuwi humawak sa kaso ng nawawalang si Casey. Sa kanyang pag-iimbestiga, matutuklasan niyang may dahilan pala sa pagkawala ng dalaga. Sa lahat ng kaso at sa aking paghanggang sa mga ko'y magretiro, ito na yung kaso na grabe na aking nahawakan. At ang pinakamasaklap, dito matutukmasan na may kinalaman pala ang dating kasintahan na si Pilip. Sa pangatlong araw na nakadeklarang missing person si Casey, natagpon siyang wala ng buhay sa loob mismo ng kwarto ni Pilek. Ang bangkay ni Casey, nakabalot sa tela at nakatago pa sa ilalim ng papaga. Masakit, sobrang sakit. Sa resulta ng post-mortem examination ng medical legal doctor na si Police Superintendent Argan Marquez, asphyxia by strangulation o pagsakal sa leega ang ikinamatay ni Casey. Sa itinakbo ng investigasyon, wala namang ibang naging suspect kundi ang 24-anyos na si Frederick alias Pilek. Pinuntahan na nga namin yung bahay niya. Inamin niya sa amin na yung ginawa niya. At dito nalantad ang mga kakaibang ginawa niya sa bangkay ni Casey. Doon sa kwento niya, kahit nung patay na, nililinisan pa niya si Catherine. Kinukumutan, kahit patay, nakatabi pa rin niya pagtulog. Yung pakiramdam niya sa sarili, hindi pa patay si Catherine. Kaya binabalot niya ng kumot si Catherine at inilalagay niya sa ilalim ng kama. Pag umuwi siya, kukunin niya ulit, lilinisan niya. Sa akin, masyadong brutal yung ginawa niya. Ay, ilang araw nang patay yung na hindi niya nire-report. Lumalabas na matinding selos ang pinag-ugatan ng krimen, pero di raw nito sinasadya ang nagawa. Sinambahan si Frederick ng kasong murder sa Branch 72 ng Antipolo City Regional Trial Court. Kahit mahirap, ginawa kong ipaglaban kasi gusto kong magkaroon ng hustisya yung pagkamatay niya. Matapos ang halos 12 taon, noong May 3, 2017, sa desisyon ni Presiding Judge Ruth Santos ng Antipolo City Regional Trial Court, Branch 72, napatunayang nagkasala si Frederick sa kasong murder. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, makailang beses naming sinubukang kunin ang kanyang pahayag sa naging desisyon ng korte. Subalit, sa liham na ipinadala niya sa amin, sinabi niya nga ayaw na niya magbigay ng pahayag. Pinagdurusahan niya na raw ang naging sentensya sa kanya sa loob ng maximum security compound. Hindi ko naman din ginusto na makulong siya ng habang buhay. Kung nangyari man yun, siya ang may gawa nun. Pilek, napatawad ka na namin kung ano man yung pagkakasala mo sa pamilya namin, sa kapatid ko. Hinihiling ko lang
pagsisihan mo at hilingin mo sa Panginoon na patawarin ka dun sa mga nagawa mong pagkakasala. Nabigo at nauwi sa obsesyon. Ganito nagmahal si Ren. Balikan natin ang kwento ng kanyang maling pag-ibig at ang paghingi niya ng kapatawaran sa pamilya ng biktima. Apat na taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa isip ng convict na itatago na lamang natin sa pangalang Renz ang naganap sa kanyang buhay pag-ibig. Si Renz pumasok sa isang bawal na relasyon. Umibig sa isang 15 anyos na binatilyo na tatawagin na lamang natin na Mark. Probinsyano muna sa Bicol si Renz, nakipagsapalaran sa Maynila para kahit papaano'y mabago ang kalagay niya sa buhay. May pamilya po ako kaso malayo po, nasa Bicol po sa probinsya. Ako lang po mag-isa dito na nirahan sa Kalamba, sa Laguna. Nagtrabaho bilang security guard sa isang resort si Renz. Sa di naasahan, makikilala at mahuhulog ang kanyang loob sa binatilyong si Mark. Nakilala ko po si M. MM dahil sa tropa niya. Tropa ko po yung tropa ni Ren. Hindi naman ko siya pinilit, hindi ko naman siya inano na oy maging tayo, maging ano. Siya po ang kusa na nagsabi sa akin na magsama kami, sa akin siya titira. Hanggang nga sa nabuo na nga ang isang bawal na pag-ibig. Sumasama siya sa bahay. Na minsan nagkikipag-inuman kami, tapos abang tumatagal pong pagsasama namin, doon na siya tumira sa bahay ko. Nung una ay maayos naman daw ang kanilang naging relasyon. Sa akin kasi, naging mabait siya sa akin, tapos malalahanin, lagi siyang oy, pag naka-duty ako, kumain ka na ba? Kumusta ka dyan? Baka nainip ka dyan. Makinig ka na lang ng radyo para hindi ka mainip. Laging nag-chat-chat nga gano'n sa akin. Kasi tapos mabait, pag hindi ka pinababayan, pag magkasama kayo, gano'n po siya sa akin. Kaya so mostly na doon nahulog yung loob ko sa kanya. Pero kalaunan, unti-unting kakainin ng selo si Renz. Nung time na po na yun na nalalaman ko na may tinatagpo nga siyang bakla, may sumusundo siya kanya. Hindi na po ako noon makatulog totally. Tapos pag out ko ng bahay, out ko ng duty, uwi ako ng bahay, umiinom na lang ako. Tapos after that na nakain ako, saka nakakatulog ako. Masakit ito para kay Renz, lalo pat ito ang may bit niyang billing kay Mark. Nag-usap po kami na sige, payagan kita mag-girlfriend. May girlfriend po siya noong time na yon, pero hindi ko po na sabi ko, huwag kang papatol sa tulad ko, pero ginawa niya po. Para kay Renz, malaking insulto ang ginawang pagpatol ni Mark sa gaya niyang isang bading. Dinibdib ko nang usa yung nangyayari ko. Yung kahit karelasyon mo isang lalaki, bakla ka, hindi magiging sa'yo talaga siya kasi bakla ka lang. Most of all, may kahati ka pa. Sa mga tulad ko po, mga bakla na yun po ang pinaka-ayaw namin na bakla na kami, papalitan mo pa kami ng isa pang bakla.
Makalipas ang tatlong buwang na pagsasama sa iisang bubong, tuloy na umano siyang iniwan ni Mark. Sa kabila nito, itinuloy ni Renz ang panunuyo sa binatilyo. Ako po ang gumagawa ng paraan para maliwanagan kami, para kung maghiwalay kami, maayos, wala pong sama ng loob. Pero si Mark, tuloy na raw lumayo ang loob. Hindi na siya kinausap pa. Tanghali, noong 4 ng Hulyo taong 2019, nagtangka raw muli si Renz na makipagkasundo kay Mark. Lunch break noon nang siya ay magtungo sa pinapasukan nito. Ang sinasabing paghihintay at pakikipag-usap ni Renz sa ilang mga estudyante, nakunan pa ng CCTV camera. Bale po, nung nandun na po ako, pumunta na po nga ako nung eskwelahan para kausapin siya. 10 times ko po siyang pinatawag sa klase niya. Hanggang hindi po siya lumalabas. Sabi nung klase niya, "Kuya, pasokin mo na lang sa room kasi wala naman si ma'am. Nandun si MM kasama yung mga kaklase niya." Doon na raw, nagdesisyon si Renz na pasukin na si Mark para kausapin. Hindi na nakuna ng CCTV ang mga pangyayari sa loob ng classroom. Pero si Renz, tandang-tanda ang mga naganap doon. Pagkakita niya po sa akin, tinanong niya ako, "Ano ba yun?" Sabi ko sa kanya, "Pwede ba tayo mag-usap?" Umiling po siya. Pag iling po niya, dun parang tumaas yung galit ko, na blanco ako. Parang nandilim ako. Nooy hindi raw niya nakontrol ang kanyang emosyon. May dala-dala po akong baril noon, yung service ko sa gwardya. Binunot ko po yun. Pagka nakakita niya po na binunot ko yung baril, tumakbo po siya bandang kaliwa niya, pero hindi mismo sa kanya nakatutok yung baril. Sa harap ng aming kamera, sa ikalawang pagkakataon, muli niyang inamin ang nagawang krimen. Papaputokin ko yung baril pero hindi mismo sa katawan niya o sa kanya. Parang tatakutin ko lang po siya. Nakita pa sa CCTV ang paglabas ng mga estudyante sa classroom. Maging ang paglabas ni Renz, nakunan din. Agad na dinala sa paggamutan si Mark, subalit idineklara na siyang dead on arrival. Batay sa resulta ng otopsya ng medical legal doctor ni si Police Lieutenant Colonel Roy Camarillo, gunshot wound to the head ang direktang ikinamatay ng batang si Mark. During external examination, nakita ko na merong single gunshot wound. So ang kanyang pinagpasukan, yung point of entry, dito sa right frontal area, dito sa may noo. Tapos through and through siya, dumabas yung bala dito sa left occipital area. So doon sa likod ng ulo, dumabas. The moment na pumasok na yung bala sa ulo, no, so definitely tatamaan yung utak, yung brain. And magkakaroon ng pagdudugo or hemorrhage. So yun yung nagiging immediate cause of death. Matapos yun, nagtago na si Renz sa batas. Pero makalipas ang 4 na araw, napilitan din itong lumutang. Sa pagkakaaresto kay Renz, agad siyang sinumpahan ng kasong murder. Mabilis namang umusad ang kaso sa sala ni Presiding Judge Glenda Mendoza Ramos ng RTC Branch 36 ng Calambas City Regional Trial Court. Tuloy ang nahatulan ng guilty para sa kasong homicide si Renz noong August 23, 2019. Punong-puno ng pagdadalamati si Renz sa umano'y di sadyang pagpatay sa taong lubos niyang minahal. Kay MMM, sana kahit nasan siya man ngayon, mapatawad pa rin ako kung ano man yung nagawa kong pagkakamali sa kanya sa pagkuha ko ng buhay niya. Sana kahit papaano, patawarin niya pa rin ako. Patuloy namang binubuno ni Renz sa New Bilibid Prisons ang kanyang sentensya para sa kasalanang labis niyang pinagsisisihan. Malaking pagsisisi ko po yung nagawa kong krimen na yun. Pero
kung babalikan ko po ang buhay ko, ang hangad ko na lang sana hindi ko siya nakilala. Kasi nung nakilala ko siya, dun lalong nasira yung buhay ko. Kasi nangyari nga ng krimen, nangyari yung pagpatay ko sa kanya, nadala ako sa gantong sitwasyon. Hindi madali ang magpatawad sa isang nagkasala. Pero hindi ito ipinagkait ng ilan sa mga pamilyang ating itinampok ang kwento. Ito ang nagsilbing gabay nila para makabangon at umusad mula sa lungkot na kanilang pinagdaanan. Hanggang sa mga susunod na kwentong krimen, magkita kita tayo muli dito sa Forensic.